Ayan guys, yung apat na ignition coil ay i-check natin. Ayun, mapapansin niyo walang spark. Kasi dapat meron tayong maririnig na spark. Itong kasunod, yung number 3 na coil, naririnig natin yung spark. Ito, yung spark din siya, naririnig natin. At itong unang ignition coil, meron din yung spark. So ngayon ay ang pinagdududahan natin ay yung pang-apat na ignition coil. Yan. Wala man lang reaction kapag binubunot natin o nilalapit natin dyan sa may metal part. Dapat kasi mag-i-spark yan kapag nilalapit natin ganyan. Walang kuryente guys. Ibig sabihin. Ito. Number 3 na coil, merong spark. Pagka inilalapit natin sa better part na yan. Ayan, yung number 2, ayos din. At itong number 1. Ibig sabihin, buo yung tatlong ignition coil, yung 1, 2, and 3. Ngayon, itong number 4, baka mamaya ay ang sira dyan ay yung kanyang electrical circuit. So, paano natin malalaman? Ang gawin natin ay pagpalitin lang natin yung ignition coil. Yung number 3 at itong number 4 na sirang ignition coil. Yan. Pagkatapos, bunutin lang natin yung sa socket. Yan ay pinipiga para umangat yung clip sabay hila para mabunot. Yun, ingat lang kayo, baka malutong na yung inyong mga socket. Pag magpalit kayo, huwag yung replacement, kundi yung original surplus na lang ang bilhin nyo. Ngayon, ayan, pinagpalit natin. Ngayon, kapag ka ito ay nagkaroon ng spark, ibig sabihin buo yung linya, yung mga electrical circuits. Ayan, habang patap. In-off ko muna yung engine ngayon. I-start na natin para matesting ulit. Ayan. Habang naka-idle, ay subukan kong iangat ulit. Number 4. Ayan guys. May spark. So, ibig sabihin, buo yung linya. Ito talagang coil na to ang tira. Yung number. Ayan. Yung coil na yun talaga ang tira. Wala man lang reaction ng engine kasi kung buo yan, magre-react yung engine, yung sunog niya parang mag-o-off. Ito na ngayon yung nabili natin sa Little Banawe na tinatawag dyan sa may Imus. Meron na siyang kasamang yung kanyang rubber gasket. Meron na. Ayan, kinabit na natin. Dapat pag ikinlip niya yan, may maraming click sound. Suksok. Huwag muna natin lagay yung tornilyo. Start muna natin kung magiging ayos na yung kanyang minor. Kumbaga hindi na siya mapalag. Or dapat bumalik na siya dati yung matining na minor or idle ng makina. Hindi mo nang isipin agad na ang sira ay yung engine support. Ito muna tayo sa ignition coil. Bahay paliado. Ayan, bunutin ko na guys. Ayun, ito yung nabili natin na original surplus na ignition coil. Ayan. Okay na. Yung spark na siya. So, buo na lahat. Ang apat na ignition coil. Ayan. Tingnan natin yung tornilyo. Kapasig kita na. Kita ko na kanina yung tatlo. Yan ang isang dahilan guys. Kaya ang ating makina ay ma-vibrate. Malakas yung vibration. Dahil nga kundi na pala ang isa sa mga ignition coil. Ito, tetestingin natin. Maganda naman yung kanyang RPM, nasa 700 yung RPM niya. Doon natin yung
aircon, blower fan, tapos yung kanyang thermistor. Ayan, nice guys, oh. Steady lang yung kanyang RPM. Yun, maraming salamat sa panonood nyo, guys. Kung mapalag pa rin ang engine, ay saka checkin yung engine support.